May sikreto akong sasabihin sa'yo. Sikreto lang po ito. Hello guys! How are you today? It's Missy here again. Welcome back to my channel! Dear Miss A, itago mo nila ako sa pangalang Charlie. Galing ako sa Malaysia nang pumunta ako dito sa China. Nang nandito na ako sa China, napunta ako sa isang mag-asawa na mga Filipino din at dito nagkatrabaho sa China. Ang bait nila sa akin, Miss A, lalo na si Kuya. Minsan, na-feel ko parang na niya akong asawa kung mag-alaga siya sa akin, lalo na pag wala si ate. Minsan, pag naliligo ako, sinusuklayan niya ang buhok ko. Isang araw, umuwi si ate sa Pinas dahil namatay ang lola niya at naiwan kami ni Kuya na kami lang sa bahay ng mahigit 2 buwan. Alagang-alaga ako ni Kuya, Miss A, hanggang sa nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Nako, grabe pala itong si Kuya, masyadong aktibo sa, alam mo na, kung ano ang ibig kong sabihin. Hanggang sa nabuntis ako, Miss A. Nang mabuntis ako, pinauwi ako ni Kuya sa Pinas para makasama ko ang asawa ko. Hindi ko sinabi sa asawa ko na buntis ako. Maisang buwan din ako sa Pinas bago ako bumalik ng China. Nang 3 buwan na ang tiyan ko, tinawagan ko ang asawa ko sa Pinas at sinabi kong buntis ako. Pero hindi ko sinabing hindi ito sa kanya. Nagsama pa rin kami sa bahay dito sa China ni ate at kuya. At pumupuslit lang si kuya sa kwarto ko pagtulog na si ate. At minsan, may mga panahon naman talaga na kami lang ni kuya ang naiiwan. Malaki na ang anak namin ni kuya ngayon, Miss A. At naiuwi ko na nga sa Pinas at inaalagaan ng asawa ko. Hanggang ngayon, nagmamahalan pa rin kami ni kuya na hindi talaga namamalaya ni ate. Sumulat ako ngayon kasi may bagong nakatira dito sa bahay ni kuya at ate na Filipina din at sa tingin ko parang gusto din ni kuya. Ano ang gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Magandang hapon sa iyo. So medyo kakaiba ang kwento mong ito ngayon. No? Unang-una sa lahat, hindi dahil sa pinanonood mo yung mga video ko at saka sumusulat ka sa akin, ang sasabihin ko ay pabor sa'yo. Ganito kasi yan, unang-una, mali talaga yung ginawa niyo ni kuya. Siguro naman, alam mo yan, di ba? Pero, hindi ko din sasabihin sa'yo na aaminin mo na yan ngayon kasi baka magulo lang ang lahat. Pero, parang hindi ko talaga lubos maisip kung sa ganun katagal talagang hindi nalalaman ng ate mo. Parang sorry ate, pero parang napakabubo mo naman. Ay, sorry for my word. Parang ang hina mo naman, pwede bang ganun? Hindi mo talaga namalayan, nasa iisang bahay lang kayo. Sorry talaga ate. Pero hindi ko alam kung nabulag-bulagan ka lang. Tsaka, ang mapapayo ko sa'yo, Charlie, kung ako sa'yo, umalis ka na sa relasyon na yan. Kasi maling-mali yan. At saka sa tingin ko, sinabi mo dahil may nakatira na namang bagong babae sa inyo. Tsaka parang gusto na naman niya ni kuya. Siguro, biktima ka lang din. Hindi natin alam kung anong klase talaga yan si kuya. Kasi hindi ko naman siya nakikita in person. Hindi ko naman siya nakasama. Pero sa tingin ko, hindi na tama yan. Yung baka hindi natin alam
talagang mahilig siya sa mga babae. Sinabi po mo pa nga kanina, aktibo siya sa ganung bagay. So siguro mahilig talaga siya sa babae. Di natin alam kung alam ba ni ate na ganyan ang asawa niya, na ganyan si kuya. Pero sa tingin ko, baka ikaw ay isa ding biktima. So hahayaan mo ba yan na maging biktima ka na lang forever? Ano bang nararamdaman mo sa asawa mo ngayon? Mahal mo pa ba siya o hindi na? Kasi alam mo, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi naman siguro sa hinuhusgahan kita, pero siguro kung may mangyari sa inyo nung una, pwede kitang sabihin, pwede kong sabihin na siguro natukso ka. Pero kung ayan, medyo matagal na sinabi mo na medyo matagal na kayo, parang iba na yan eh, maling-mali na talaga. So kung ako sa'yo, Charlie, umalis ka na talaga dyan, umuwi ka na ng Pinas, o kaya lumipat ka. Kasi parang sa tingin ko na iba talaga yan si kuya. Hindi ko alam, Charlie, kung ano pang ipapayo ko sa'yo. Kasi honestly, parang na-shock din ako sa kwento mo ito. So, gayon na lang. Mga guys, sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong comment o meron kayong pwedeng i-advise kay Charlie, mag-comment lang kayo down below. Ayan mga guys. So, yan lang muna for this afternoon. Thank you for watching my vlog and I hope na panunuurin niyo pa ang susunod kong mga kwento. Kasi di natin alam, may mga kwentong akala niyo hindi talaga nangyayari sa totoong buhay, pero nangyari pala talaga siya. Ayan. So yan lang muna mga guys. Bye for now. Have a nice day ahead.